For their power is in their mouth, and in their heels. For their heels were like unto serpents, and had heads, and with them they do hurt. The rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils, and idols of gold, and silver, and brass, and stone, and of wood, which neither can see, nor hear, nor walk. Neither did repented of murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts. Okay, diyan muna. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Kami po nawawandingan, Panginoon, bukod wala na po kami dito, mga Kristiyano, sa mga panahon na ito, baka yung iba po matira. Panginoon, makita namin, Panginoon, ang inyong kadakilaan sa inyong pagliligtas, but ganoon din naman po sa pagpaparusa sa mga matitirang at mapakita niyo ang kanyang galit sa kanila. Makita po namin na ito po hindi namin gusto mangyari sa amin, sa mga mahal sa buhay, kaibigan. Kaya po, hanggat maaari, Panginoon, mauwi namin sila sa inyo, maligtas sila. Para hindi po naman naranasan ito, but mag-aralan din namin yung mga inyong mga judgments sa kanila para po kami makita namin anong karakter niyo, Panginoon, kung paano kayo nagpaparusa din. Deserving po, Panginoon. So we pray na matutong bawat isa, kayo pong malalati lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Okay, magandang hapon po sa lahat. Ano na tayo? Tuloy na tayo sa Revelation, no? So, sino yung ba tayo? Sino yung dito last week? Sino yung wala? Okay. Ano pinag-usapan namin? Yung mangyayari in the last days. Okay, ito yung mga kapalusahan na. Sa mga hindi maliligtas, kaya siguraduhin nyo, ligtas kayo, ha? Si Carl ba, ligtas na? Di pa? Di pa siya sure. Si Ronel? Ligtas ka na ba? Baptize ka na. Si, mga bata pa to. Jaja, ligtas ka na ba? Si Chanel? Ha? Ha? Si Maros? Okay, nakakatakot, di ba? Pag hindi ka kasama doon, hindi ka naligtas. Ano mangyari sa'yo? Last week, ano yung nag-torment sa kanila? Miguel. Dito nga. Dito ka. Eh, dito na. Doon na lang. Ay, kuya mo pala yun. Diyan ka na. Huwag kang magulo. Ha? Huwag kang maingay. Dito. Dito, kanina ka pa eh. Huwag trip na trip mong magdaldal ngayon. Ha? Walang makulit. Importante kasi yung ano natin, pinag-usapan natin. Ha? Take advantage yun na alam nyo na to. Para si Miguel ba, ligtas na? Hindi pa. Kita mo yan. Si Jeff, ligtas ka na ba? Biroin mo yan. Si Justin. Anong ginawa mo? Anong maligtas? Ikaw? Yung alin? Ano? Anong ginawa mo sa buhay na walang hanggang? Sino nagbigay sa'yo? Yo. Okay. So pag hindi ka ligtas, Carl, Miguel, si Prince, ligtas na? Yung last week, ano yung nag-torment sa kanila? Hindi sila mamatay-matay 5 months. Ano yun? Mga locust na, hindi locust eh. Ang haba ng buhok, may ngipin, parang ngipin ng leon. Ano ba yun? Tapos yung mukha, mukhang tao. No? Yung sabi nga nila dito, mga helicopter daw, hindi helicopter eh. Kasi ano daw eh. Ano man sabi dito? Hindi siya malaki eh. Pero hindi rin maliit. Balikan nga natin. Nanggaling to sa impyerno. Okay? Tsaka inuubos nila yung grass. Kaso, ang kinakain talaga ng locust, grass. Kaso inutusan sila, oy, wag yan. No?
Tsaka yung mga may seal, yung mga 144,000, hindi nila yung gagalawin. Pero papahirapan lang nila yung mga tao lang. At paano nila pinapahirapan? Kinakagat. Yung ano, ini-sting. Sinabi ba dito ang sting? Ah, saan po? Strike it eh, no? Parang scorpion. So, hindi pa ako nakagat ng scorpion, pero sabi nila, napakasakit. Langgam nga lang. B, yun. Putakte, di ba? Parang ganun daw yun. Okay, ito yung ano yun na. Tapos yung, dito tayo natapos last week. Pwede, di patayin natin. Yung mga, ano lang yun, locus lang yun. Kaso, napakatitigas daw ng breastplate. Actually, pag tiningnan natin ito sa next part, katandem kasi nito, darkness. So, paano yun? Di, ang dilim pa. Paano mapatayin nyo? Tapos, lutuso ka na lang. Aray, sakit! Yeah? So, ano mangyayari sa inyo dito? Ito yung first woe. Again, pang ilang trumpet yan? Ha? Seven seal, tapos yung apat is, tapos na. Yung three woes, yung five, six, seven na trumpet. So, five to, fifth trumpet. Napakahirap, no? Actually, hindi lang to, kasi nangyari na yung mga nag-hail na, di ba? O siguro, wala nang aircon nun. Pahirap pa na yung power nung time na to. Tapos, kakagating ka ng mga ganito. Hindi yung pwedeng takpan lahat. Nakakalusot pa rin yung breastplate nila. Parang bakal. Okay? So, gusto niyo bang mapunta doon, Miguel? Kinaagat ka, hindi mo makita, hindi mo patay. Kaagating ka ulit, hindi ka naman namatay. Hindi mo rin sila mapatay, hindi ka rin namamatay. Pero kinaagat ka na kinaagat. Gusto niyo yun? Actually, foretaste yun ng impyerno din eh. Sa impyerno is, tinotorment ka, hindi ka namamatay. Buti nila kung mamatay ka. Diba? So, yun po yun. Pag binabasa mong ganito, hindi mo in-imagine, parang hindi ka natakot eh. Kaya nga, ni-explain natin ng gusto to. Hindi mo kayang patayin, pero pinagtututuso kayo. Limang buwan, ang isang turok ng putakte, di ba? Sakit na nun eh. Nanunuyo yung ano kasi. Anyway, next na, ito pala. So, meron pa silang king. So, yung mga langga, meron yung queen, di ba? So, ang nag-uutos daw dito sa mga to, tinatawag siyang Abaddon, but in the Greek tongue, his name is Apollyon. So, bakit may Greek name siya, may Hebrew name, di ko alam. Siguro nga, yung mga target kasi nitong Bible, isa Greek, yung pinaka-language sa kanila dati, tsaka yung mga Hudyo din. Kaya ano. Hirap, di ba? Parang gusto mo lang mamatay. May gusto ko sabihin. Yan. So, ito pala. May gusto ko sabihin dito kasi merong nauso. Kung mahilig kayo magbasa-basa ngayon, actually, may libro na yan, yung sinulat ni John Bunyan. Okay? Sikat na sikat yun. Hindi nyo alam kasi hindi tayo, mga Amerikano, sikat yan. Ngayon, madadownload nyo yan. Yung ibang mga denomination, gustong-gusto nila yan kasi Baptist daw yan. Ang problema ko kay John Bunyan, yung libro niya, actually, doctrinally, hindi maganda. May mali sa kaligtasan. At isa to, no? So, si... Parang yung kwento niya is... yung bida doon, kesyo, ang tawag doon sa book is Pilgrim Progress.
Pilgrim's Progress. Kung kunwari, yung bida daw doon si Christian. Yun ang pangalan niya. Umpisaan ko rin yun eh. Kasi tinabad na ako eh. Kasi ang tindi ng marketing nung iba, sabi, second to the Bible, dapat mabasa mo pag Kristiyano ka. Pilgrim's Progress daw. Hindi, basa rin ako. Pero ang tawag nila kay Satanas, Apollyon. Yun ang mali doon, di ba? Kasi si Satanas ba to? Si Satanas ba tong Apollyon? Abaddon? Alam mo, galing siya sa galing yung sa bottomless pit, yung mga locust. Pero si Apollyon, hindi sinabing ganun. Actually, hanapin nga natin yun. Alam ko, may spelling ko. Dali ah. Double L. Apollyon. Dito lang siya nabanggit eh. Pero sino ba yung ano ba? Angel of the bottomless pit, di ba? Pag sinabing angel of the bottomless pit, sinong, kanino ba yung impyerno? Ha? Satanas. Sinong gumawa ng impyerno? Si Jesus, di ba? So, sinong ano doon? Kumbaga sa presinto, sinong bida dyan? Sino masusunod? Yung ano, pinaka-chief of police. Hindi ako nagkakamali, ah. So, yung magnanakaw, yung mga makukulong, hindi sila bida sa kulungan, ha? Sila yung inukulong. So, si Satanas, Satanas, gadalin mo yan later sa impyerno, okay? So, hindi siya nag-ari-arihan doon. Kaya, tandaan nyo to, may mga bata, may makikinig dito sa mga kung sinong loko-loko dyan, sabihin nila, ah, it's better to reign in hell than to serve in heaven. Sa Tagalog, mas gusto ko na maghari ako sa impyerno kaysa tagapaglingkod lang ako sa langit. Yan ang sabi nun, mga baliw. Parang sa impyerno daw, sila yung hari. Walang hari sa impyerno, hindi si Jesus pa rin. Kaso sila ay tinotorment doon. Lahat doon, si Satanas, lahat ng mga adik, lahat ng mga napunta sa impyerno, pantay-pantay lang sila doon. Amen? May mas matindi lang yung ano, yung parusa, pero still, wala nag-ahari doon. Okay? Kaya, yun lang gusto kong sabihin dito, sayang nga sa angel of the bottomless pit. Yan, okay. Sa Revelation 20, tinan nyo, and I saw an angel came down from heaven having the key of the bottomless pit. Okay, so sino itong angel na to? Hindi ito si Satanas. Kasi, tinan nyo, and he laid hold on the dragon. Yung dragon, sino yung dragon? That old serpent, sino yung serpent na yon? The devil and Satan. Okay, kasi naalala nyo yung kwento sa Genesis 3? Sino yung serpent doon? Si Satanas din, ginamit niya yung serpent. So, hanggang ngayon, meron siyang ano, nakilala na siya na being serpent. Yung old serpent na yun, siya rin yung devil, siya rin si Satan. Nakita niyo? So, ngayon kung yung angel ay igagapos yung dragon, si Satan, paano naging Satan si angel? Diba? Nakita niyo yun? So, yun lang gusto kong sabihin kasi yun nga, yung Pilgrim Progress na yan, binabasa ng marami yan, naloloko sila, nagkagulo-gulo na ang kanilang doktrina. Pero ang totoo, yung angel na yan ay utusan ng Diyos. Okay? Yan. Kaya ang nag-ano ba dito? Sino ba nag-ahari dito? Sino ba yung nag-torment sa tao? Di ba ang Diyos na? Tapos na yung ano eh. Tapos na yung Antichrist eh. Though buhay pa siya dito. Pinapahirapan ng Diyos yung natira sa lupa. Okay? O sino yung mga commander niya, siyempre, yung mga angel niya. So, kampi niya yun. So, kaya pinapahirapan yung mga tao ng Diyos. Siya mismo nagpapahirap sa tao. Amen? Ginagawin ba ng Diyos yun? Ang Diyos ba nagpaparusa? Kanina pa natin pinag-aaralan eh.
Ganun ang Diyos. Kaya... ngayon, so yun, nasanay na kayo sa akin. Ang lingkod ng Diyos, hindi laging, ano, parang ano, hindi makabasag ng pinggan. Amen? Ganun yun. Later, mga lingkod ng Diyos talagang papatay. Diba? Sila yung magpaparusa sa mga loko-loko. Ganun po yan. So, dito tayo ngayon sa next. So, pagkatapos sila ikagat-kagatin ng mga scorpion, locust na mga scorpion, anong next? Mas matindi kaya o mas ano, light na? One woe is past. Lagpas na. Natapos na yung 5 months. Behold, there come 2 more. Wait, there's more. Anong ganun eh. So tayo, natatawa tayo dito kasi kung ligtas ka, hindi ka kasama dito eh. Yung hindi ka paligtas, mag-isip-isip ka na. Jeff, Justin, Miguel, tsaka ano, Carl. Nasyara na kita, di ba? Nakalimutan mo siguro. Okay. So ito yung mangyayari sa mga hindi ligtas. The 6 angels sounded and I heard a voice from the 4 horns of the golden altar which is before God, saying, the 6 angel which had the trumpet loose, the 4 angels which are bound in the great river Euphrates. Okay, so sa, kung malalim sa Genesis, again, dito ganun kalino, pero sa Genesis may sinasabi doon, naalala niyo yung pinalayas si, sino pinalayas sa Garden of Eden? Si Adam and Eve, di ba? So, paraiso yon, kaso pinaili sila doon. So, sino nagbantay? Tingnan natin. Bira. Dahil pa tayong oras eh. Saan yun? Genesis 4 o 3? Yan. Yan, huling-huli oh. So, sa 3, doon sila nagkasala, tapos sinumpa sila, di ba? Pinalaya sila. Yan, so bahala kayo magtrabaho ngayon. So, sabi dito sa 24, So he drove out the man and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims. So may mga cherubim, pag sinabing cherubim, yan ang angelic being yan na hindi tao. Okay? And the flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. So binantayan yung tree of life tsaka yung mismong paraiso. Ilan yung nagbabantay? Hindi sinabi dito, kaso sabi dito, sa bawat daan, may bantay na cherubim. May flaming sword sila. Sabi sabi, hindi na makakabalik si Adan doon, hindi na tayo makapunta doon. Hanapin kaya natin itong paraiso na to. Dahil pelikulang ganun eh. Hindi ko alam eh. Indiana Jones, hindi ko alam yun eh. Alam ko yung ano, yung Tomb Raider, parang ganun din yan eh. Yung mga ginagamit sa Bible, inaano nila doon kasi nga ewan ko sa kanila. Kasi ito yung mga kilalang kwento talaga. So hindi sinabi ditong 4 pero lahat ng direksyon, ilang direksyon ang alam nyo? So pag ako nakaharap dito, isa. Ano pa yung ibang direksyon? Okay. So meron sa harapan ko, meron dito, yung sa likod. So ilan yun? 4. So hindi sinabing ganun to, pero posible yun kasi nasaan ba yung Garden of Eden? Di ba nasa east din to eh. Tingnan natin dito sa 2. Saan na yan? Ayan o. So nasaan daw yung Garden of Eden? And the river went out of Eden to water the garden. From thence it was parted and became 4 heads. So mayroong 4 na body of water. Yung isa, piso. Alam natin yan, nag-quiz tayo, di ba? And then, ano pa isa? Gihon. Yung isa, Hidikel. And then, yung isa is Euphrates. So matagal na yan, talagang kilala yan. So ngayon, may tinatawag pa rin Euphrates. Hindi natin alam kung exactlong yun yun. Pero, kaya makikita natin. Balik tayo sa
Galatians 9. Okay. So, nasabi, yung tumunog yung trumpet na sixth trumpet, second woe, inutusan daw nung Diyos yung, tingnan nyo, loose the four angels na nakatali sa great river Euphrates. So, posibleng sila yun, di ba? Later kasi makikita natin sa, saan ba yung bad? Sa Revelation, 14 ba yun? Tingnan natin. Ganala natin ito ng gusto. Aapaw naman yun. Tayo sa Revelation lang. 9 and then 16. Okay? Magka-partner po kasi ang ano, nabanggit ko sa inyo last time, di ba? Uulitin yung kwento from chapter 12. Okay, so babanggitin ulit ito. So, sixth angel pour out his vial in the great river Euphrates. So, apektado rin yung Euphrates sa sixth din. Later, yung mga vial, magkakatapat yan. Okay? At the water of thereof was dried up that the way of the kings of the east might be prepared. So, natuyo yung great river na dating maraming tubig. Natutuyo. Bakit kaya? Hindi kaya may kinalaman to? Diba? Kasi pareho eh. Magkasabayan yan eh. Okay? Nung na-lose daw sila, tignan nyo dito nangyari. And four angels were loose which were prepared for an hour and a day and a month and a year to slay the third part of men. So, itong mga angel na pala to ay nakahanda ng umatay. No? So, parang yung sa Genesis, bantay sila. Anong gagawin nila doon? Siyempre, pag may lumapit doon, anong gagawin nila sa sword nila? Diba? Ang sword, pang patayan. Okay, bantay sila doon eh. So, ito pala ay hinandaan hanggang sa end times. Tapos ito, ay may mga sundalo pa actually ito. Tingnan natin. So, yung four angels, mayroong sundalo. The number of the army of the horsemen were 200,000. Ilan yun? 200,000. Million yan eh. Nakalimutan ko. Tingnan natin. Ilan? Ha? Saan ba yung aking calculator dito? 200,000. So, times 1,000. 1, 2, 3. 200 million. Meron bang ganong army? Sa China, ilan ang ano nila? Meron yun. Kasi yung US, naalala ko, population na nasa 200 million. Tayo, nasa 100 pa lang. Pwede yun, di ba? Anong gagawin ng army? Siyempre, papatay nila yung gusto nilang patayin. Okay? At ilan ang mga matay? Amaya. And as I saw the horses in the vision and them that sat on them having breastplates of fire and of jacinth and brimstone, and the heads of the horses were as the heads of lion, and out of the mouths issued fire, smoke, and brimstone. So, bukod sa may army ka na, yung sinasakyan nila, yung mga pelikulang ganyan eh, di ba? Kahit yung mga horses nila, mayroon mga armor yun. Kasi, iba, tutungtungan na lang yung kalaban. Di ba? Ganun yan eh. E paano kung may parang leon pa yung sinasakyan nila? Di ba? Hindi lang layo, kasi pag layo nyo, mga agat lang yun eh. Kasi dito, mayroon lumalabas na fire and smoke and brimstone. Mira, parang ano na to, ha? Ano ba yung nag-Voltes 5? Hindi. Ano yung lion? Voltron. Paano mo lalabanan yan? Okay, yeah. Ito yung sasabi dito. So, ilan ng tao mamamatay? Kasi mga tao, may mga army pa rin yan, eh. May mga tangke. May mga helicopter, may mga fighter jet. Kaso ito, matitindi rin. Kaya matitindi rin yung kalaban eh. So, mapapatay nila, hindi lahat, pero third part of men lang. So, last time, ang dami na rin namatay na tao, di ba? So, this time, third part, pag sinabing third part, ilan yun? Ilan ang population ngayon ng tao? Alam nyo ba?
Hindi yung pinag-aaralan yan, social studies, o siya na. Ha? 7, lagpas na. Sa 7, ano na ata, 7.7 na eh. Billion. Buong mundo. Dami ng tao. So, napatay yun. Ang daming tao nun. Alam niyo mga World War II, ilan na namatay? Hindi ko na kayo maalala. Pero walang billion. Definitely walang billion. Ano lang? Million lang. Sino nakakalam? So, dito, billion ang mamamatay. Okay? So, matindi. Pag sinabing third part, anong third part? Sabi natin 9 billion. Ilan ang third part ng 9 billion? Di 3 billion. Daming tao nun. Okay? Natakot na ba kayo? Ngayon, di na tayo natakot. Misa kasi, sanay tayo sa pelikula eh, di ba? May pelikula, may namatay. Dito, mayroon naman. Di na tayo, desensitized na tayo dyan eh. Diba? Laging may bida, may kalaban, mamamatay. Tapos iba, mabubuhay ulit. Isang ganun lang, oh. Pero sa totoo lang, dahil mamamatay. Okay? At di mo gustong mamatay, papatay sa'yo, leon. May lumalabas na brimstone. Okay. For their power is in their mouth and in their tails. For their tails was like unto serpents and had heads. And with them they do hurt. So, anong klaseng hayop na to, no? So, kanina, scorpion. Ngayon naman, serpent. Mga ahas. So, may lumalabas na sa bibig. May lumalabas pa sa nangangagat pa yung buntot. Imagine yung aso niyo ganun. Nakatakot yun. Kasi pag, di ba yung mga kahit sa pelikula, di ba, pag lalabanan mo, nasa unahan ka lang, tapos may mag-sneak attack sa likod, di ba? Para patay. Eh, meron ding yung buntot, tumitira din. Ang hirap kalabanin ito. Dito ata ginagaya yung mga pelikula eh. Okay? The rest of the men were not killed. Dito tayo mag-ano. So, sana medyo natakot kayo doon. Kasi sanay na tayo sa pelikula eh. So, pero isipin mo, anong isipin mo pag nagkaganon? Dahil namamatay, pinapausahan ng Diyos yung bundo. So, ano yung inaasahan mo mangyari, Neil? Kaya pag pinapalo kayo, sumusunod na ba kayo? Mabait niyo pala eh. Diba? Pag nakalimot na naman kayo, mag-iingay na naman, diba? Pero at least, pag pinalo na kayo, uy, masakit palang mapalo eh. Magtitino ka ng konti, diba? Pero itong mga taong to, ano nangyari sa kanila? And the rest of the men, yung iba napatay, pero hindi napatay, sabi dito, hindi pa rin nagsisi. No, repented not of the works of their hands. Anong klaseng tao to? Kasi nga, imagine nyo kasi, wala na yung mga Kristiyano. Mga galit na sa Diyos to, mga to. Kaya wag na wag kayong maiiwan. Ang hirap dito, bukod sa pinaparusahan kayo ng Diyos, yung mga kasama ng tao, mga loko-loko na rin lahat. Diba? Gusto mo kasama loko-loko? Loko-loko rin ako, pastor. Hindi, mas loko-loko sa'yo. At tingnan nyo, anong ginagawa nila, isa-isa yung dito. Ano ba yung hindi nila pinagsisiyan? Ano ba ginagawa nila, pastor? Hindi naman sila masamang tao eh. Tingnan natin. That they should not worship devils. Gano'ng kasama yun? Sumasamba sa mga hindi lang Diyos-Diyos, ah, mga demonyo mismo. May sumasamba sa mga Diyos-Diyos sa demonyo, bastong. Eh, sabi dito eh. Actually, sa US, mayroong ano doon, may mga kailan lang, mayroong talaga sumasamba sa demonyo doon. Dito, mayroon din, kaso patago pa, kahit paano. Alam nyo ba yun? Gusto makasalubong ng satanista dyan? Kaya mag-pray tayo lagi na hindi kumalat yung mga yan, mga loko-loko na yan. Kaya pinipreach natin yung gospel, pag yung mga tao, mas marami tayo matino, takot yung mga yan. Pero sa US ngayon, matitindi yung mga bakla doon, lalakas na ng loob. Ngayon, kaya natanong mo, basta bakit preach ka ng preach sa mga bakla? Kasi nga, gara pala na yan eh.
Di ba sa US daw ganun, bawal lang ano, bawal lang magtawag ng ano. Isa na lang yung CR natin. Sabi babae, lalaki sa kanila, labo-labo na. Gusto nang ganun? Papasok kayo sa CR, may bakla, may tomboy, may lalaki. Pero sa US ganun, unti-unti na sila doon. Inunti-unti na sila. Pinaparusahan sila ng Diyos. Amen. So tayo pag nagloko-loko tayo, doon din tayo papunta. So sumasamba sila sa demonyo, sumasamba sila sa idols. Yan, kausap ko rin na si Ate Yolanda. Pag-pray nyo lang, yung mga kapitbahay nyo, ha. Yan, magalang naman tayo, di ba? Pagpunta natin doon, papaliwanagan lang natin. So yun, siya naman yung nagkwento, kesyo, naniniwala daw siya kay Jesus, Maria, Joseph, eh, naniniwala din ako doon. Pero isa lang ang Diyos, si Jesus lang. Hindi tayo nag-pray kay Mary, hindi ako nag-pray kay Joseph. Okay? Bakit? Tao lang sila eh. Hindi ka mag-pray sa tao. Hindi ka sasamba sa tao. Diba? Pero itong mga to, sumasamba sa Diyos Diyosan. Paano mo nasabing Diyos Diyosan yan? Diba ito? Nakakita pa yun ng Catholic dyan? Catholic kami dati. Kaya tini-observan ko yung mga demonyo. Eh, mga Diyos Diyosan dun eh. Meron yung mga ginto. Ginto talaga. Masamba ka ba sa Diyos Diyosan? Oh, umayos ka. Tingnan nyo lang. Nilalagay sa sapatos yan, alam mo ba? Amuyin mo pa. So, dati nababalitaan pa nga yan eh. Ito actually, sa Sunaya, may kwento dyan eh. Dati nga tayong Catholic, so, binola-bola pa kami dyan eh. Nung first communion kami, nag-ano pa kami dyan, kinuwentuhan pa kami dyan, bakit may aransaso dito? Kasi si Mary daw nakita sa puno. Ganun ang kwento nyan eh. Kaya yung mga mamahali nilang ano doon, nilalagyan nilang ginto, kaysa si Maria to, nagpakita. Hindi ko kayo niloloko, tanungin nyo yung mga ano dyan. Kaya nilalagyan nilang ginto yan, sinasamba nila yan. Sabihin lang, di naman sinasamba eh. Kasi may mga nagpipreach pa. Pag wala na yung mga pastor na nagpipreach laban sa Katoliko, puro lahat tayo Katoliko na, maniniwala na yan. Wala na silang choice eh. Wala nagsasabi na lumalaban dyan. Mga kalokohan nila. Sinasabi dito, may mga sumasama sa Diyos Diyosan, pinaparusahan na sila ng Diyos, di pa sila tumitigil. Okay? Kaya yung tandaan nyo mga bata, yung mga titigasan nyo yung puso nyo, kala nyo, eh, pastol, di naman ako sobrang sambas sa demonyo eh. Pag tinigasan mo yung puso mo, posible yun. Lalo hindi ka ligtas. Okay, unti-unting ganyan. Kaya hindi sila nagbago, kahit pinapalusahan sila ng Diyos, masamba sila sa demonyo, masamba sila sa Diyos Diyosan, ano pa? Sinabi ng silver brass, alam lang yan, Diyos Diyosan din yan. Which neither can see nor hear nor walk, sinabi sa Habakuk, sinabi sa Psalms, na tinutukoy dyan mga Diyos-Diyosan. Ito ba, neither repented they of their murder. Ah, pastol, di naman ako mapatay eh. Pero pag naging pulis ka, sino gusto maging pulis dito? Mapatay ka ba ng inosenteng tao? Pero pag naging pulis ka, ikaw mapatay. Pag di ka pumatay, mapatay ka ba? Hindi dapat. Pero pag tinakot ka na yan, tas hindi ka ligtas, wala kang laban dyan, papatay ka na rin. Huwag mong gagawin yun. Kaya nga sinasabi ko na nga sa inyo ngayon. Okay? Maganda magpulis ka kung Kristiyano ka. Maganda yun. Mayroon din tayong mga kilala nyan. Pero ano sila, under na, ano sila? Konti sila. Okay? Pero itong mga to, pinaparusahan na sila, hindi pa sila nag-repent. Patay ng patay. By the way, ano pa yung... ano yung mga kasalanan dito? Unahin na natin yung TEPS. So, nagnanakaw ba kayo? Sila, nagnakaw lang, pinaparusahan sila, nagnanakawan pa rin. Hindi lang yung nakaw na ganyan, ha? Salamat ka, wala mo nawawala pa dito. Nawalan lang tayo ng chinelas dati. Masama pa rin pa loob ni Johan, din ha? Islander yun, eh. Salamat, huwag niyo kami nanakawan, ha? May mga cellphone ng mga ate kuya nyo. Pero itong mga to, ang titindi, di ba? Pinaparusahan ka na ng Diyos, magnanakaw ka pa.
So, ibig sabihin ito, karamihan dito kasi wala nang pag-asa din. Kaya pinapatusahan na sila ng Diyos. Pero sabi dito, ito yung gusto kong mag-focus tayo dito, mga bata. Pastor, di naman ako pumapatay eh. Ano ba yung fornication? Alam nyo ba yan, mga bata? Nabanggit ko na sa inyo ito. Ano yung fornication? Ha? Ito yung mga hindi mag-asawa pero nagsasama na. Okay, tama ba yon? Nagsisiping na. Pwede ba yon? Ginagawa yun eh, di ba? Galitan Diyos doon. Maganda naman yan, pagkasal na kayo, di sige, go. Ilan lang gusto nyong anak? Maganda yan, di ba? Pero pag hindi pa kayo kasal, walang touch, di ba? No touch. Ito mga ito, wala na pakialam sa Diyos eh. Ililink natin to. Bakit sila pumapatay din? Kasi nag-fornicate din sila. Alam niyo may nangyayari pag nabuntes, di ba? Ano mangyayari? Hindi sila handa. Anong gagawin nila? Ia-abort. Murder ba yon? Murder din yung baby pa. Papatay mo na. So, pero magkaduksong kasi yan. Pag ikaw, wala kang pakialam. Sige. Tuloy-tuloy lang. Di ba? Hindi kayo mag-asawa. So, ayun yung panagutan yan. Anong gagawin nyo? Papatayin nyo na lang. So, marami sa US nyan. Sa Iceland daw. Marami rin sa Europe. Marami sa Pilipinas. Meron din. Unti-unti na rin yan. Kaya dapat, kaya sinasabi lang natin to, kaya natin pinag-aaralan, wala naman na tayo dito kung ligtas ka na. Pero pinag-aaralan natin dito para makaintindihan natin anong klaseng mga tao itong mga to. Walang pakialam sa Diyos, therefore, wala na silang pakialam sa baby, wala silang pakialam sa responsibility, wala nang pakialam. Patayin dito, nakawan doon. At pag nakita natin yung parusa ng Diyos sa kanila, ano isipin natin? Masama ba ang Diyos? Hindi. Okay? Kaya pinag-usapan natin to, ganun din sa atin sa panahon natin ngayon. Kayo, magbibinata kayo. Itong mga to, pag hindi kayo nagabayan, di ba? May mga kilala ba kayo doon nag-fornicate doon sa Baybay Sapa? Di ba? Marami. Walang kasal-kasal yan. Okay? Again, kung ganun kayo, hindi ko kayo, hindi nyo, ano yung kasalanan nyo. Pero yung tatay-nanay nyo, kasalanan yun. Huwag nyo nang gayain. Amen? Nagaling naman sa Diyos, papatawarin ka naman pag nag-ayos ka, di ba? Pero hindi ako naniniwala mayroong isa dito na, Pastor, yung nanay ko, 10 asawa. Hindi ka proud doon, di ba? Huwag mo nang gayahin. Amen? So, pero itong mga to, sila ay walang pakundangan, hindi pa sila nag-repent. Kaya tuloy-tuloy din ang parusa ng Diyos sa kanila. Amen? So, yun lang gusto natin sabihin dito, kaya pinag-uusapan natin dito, kahit wala na tayo dito, ang parusa ng Diyos matindi. And, sa panahon natin ngayon, even sa panahon natin ngayon, galit ang Diyos dyan. Kaya wag never natin sasabihin ng Diyos ay masama pag tayo hinusgaan niya. Okay, tuloy natin. Marami pa tayong oras eh. Tama ba? Napakala 5. Punti lang. Mga ano tayo, hinto tayo ng ano. 10 minutes. Okay? Hatid nyo na lang si Chanel ha. Ay, choir pa pala. Pati tayo nag-choir. Wala na. Next week na. Ah, nag-ano na lang. Kamaya na lang. Sige. And I saw another mighty angel came down from heaven clothed with white with a cloud, and the rainbow was upon his head, and his face was it were the sun, and his feet as pillars of fire, and he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. Okay, so medyo ano to, medyo ang tawag dyan, commercial. May nakita daw na angel from heaven clothed with a cloud. May nagdadabit ba ng cloud? At nagsusuot ng sombrerong rainbow. Wala to, again, mga talinhaga po to. Hinahalin tulad lang. Yung mukha niya araw, ibig sabihin lang ng maliwanag. Sino kaya to? Yung kanyang paa ay parang pillars of fire. Parang si Jesus, no? Tingnan natin. Hindi, angel to eh. And he had in his right, in his hand, a little book open. So, meron siyang book. And set in his right hand, foot upon the sea, and his left foot on the earth. So, imagine nyo ba? So, nakatungtong siya sa isang paa niya nasa dagat. Yung isa nasa
Saan? Pamela? Hanggang kayo tunga kayo dyan, ha? Sumigaw siya and cried with a loud voice as when a lion roareth. And when he had cried, seven thunders uttered their voices. Lakas ng boses nito. Sinong takot sa kulog dito? Yung mga bata, takot sa kulog, di ba? Kasi nga, may kasamang kidlat yan eh. Sino nauna? Yung kidlat o yung kulog? Yung kidlat muna. Nakakatakot yan, di ba? Sabihin lang niya, malakas na boses. Ngayon, so sino yung bida dito sa Revelation? Siya yung nakikipag-usap dito? Pamela? Sino yung bida sa Revelation? Yung umakausap sa angel, kinakakita ng vision? Si John. John. Hindi si John the Baptist, ha? Si John the Apostle. So narinig niya to. Sabi, I was about to write and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the seven thunders uttered and write them not. So interesting to kasi kanina pa ang dami na sinusulat ni John, di ba? Pero itong isang bagay na to, isa lang. Sabi ng Diyos, hindi sinabing Diyos, pero Diyos to eh. Boses daw na malakas, sabi, oy, huwag mo isulat. Okay? Kung hindi Diyos, angel na inutusan ng Diyos. Okay? So, huwag mong isulat. Ba't ganun? Nire-reveal na nga, revelation to. Dapat hindi, ba't hindi sinulat? Gusto kong malaman kung ano sinabi ng thunder. So, ang lesson dyan, minsan may mga bagay talagang hindi sa atin pinasasabi at pinapaalam. Okay? So, yun lang yun. So, huwag nyo nang iuntog yung ulo nyo sa padel. Kailangan kong malaman yun. Wala, hindi sinabi. The angel which I saw stand up upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven and swear by him that liveth forever and ever. So yun yung si Jesus. Who created heaven and the things that are in, that are in the earth, and the things that are therein are in the sea, and the things that are therein, and there should be time no longer. So yung sabihin ito, tapos na. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared to his servants, the prophets. So, isabihin lang nito, marami pa sing ni-reveal sa mga prophet, dito na nag-e-end yun. Okay? So, kasi nga naman, after nito, millennium na, tapos iba, hindi natin alam eh. Alam lang natin, may new heaven, new earth, tapos hindi natin alam yung ibang bagay. Yun lang sinasabi dito. Okay. And the voice which I heard from heaven spake unto me again, said, go and take a little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. So sabi ng voice kay John, kunin daw yung book. Kanina hinahawakan ng angel. And I went to the angel and said unto him, give me the little book. And he said unto me, take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. Anong klaseng libro yun? Sinakakain na ba yung libro? Sinakakain ng libro dito? Okay. Sino nagbabasa ng libro? Yun ang gamit ng libro. Pero bakit kinakain ni John? Again, talinhaga po ito. Hindi tayo kakain ng libro. Okay, babasahin natin yan. Pero napansin nyo ba yung Bible? Pag binasa natin yung Bible, masaya ba? Matamis ba ang Bible? Yun ang sabi sa Bible, di ba? Thy word is sweet as honey. Sweeter than the honey and the honeycomb. Pero bakit sumakit yung kanyang belly? Ibig sabihin, parang nadaanan lang natin ito. Meron na dito sa, alam ko, sa Ezekiel. Di ba? So, sinasabi parang yung Bible minsan, masarap basahin pag binabasa mo, praise the Lord, kaligtasan, ang sarap naman basahin yan. Pero kanina, sinabanggit natin sa mga young people, di ba? Pag nabasa mo yon, parang sakit naman o, yoko na mag-church. Duloy mo. Asa pag gusto kong mag-pabor sana kasi baka gusto kong mabuntis eh. So, masakit yon, di ba, minsan? So ano ba yung mga nabanggit natin lately? Yung mga sinungaling, huwag nanakaw. Mga makulit, di nakikinig. Diba? Masakit yun.
Pero kasama yun, magkasama sila. So, libro ng Diyos yun, kailangan nating tanggapin na kung ano siya. Diba? Hindi na natin, hindi tayo mamimili. Lord, pwede ba yung Bible, ano, puro sweetness na lang? Alisin ko na yung mga pages dito na, ano, ma-judge. Yung Revelation, alisin ko na. Shhh! Pwede bang alisin sa Bible yon? Hindi na Bible yon. Diba? Hindi tayo ganun, hindi tayo mamimili. Kaya dito sa church natin, ganyan, lahat ipipreach natin, hindi tayo namimili ng gusto lang natin. Amen? So yun, kinain niya na nga, at matamis naman talaga, pero masakit sa tiyan. So yun lang ang explanation doon. And he said unto me, thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. So parang ano to eh, parang commercial. So pinakita ulit yung ginagawaan sa atin ni John, na siya ay napagkatiwalaan ng revelation niya. Anong gagawin niya? Alam niya, masakit yan sa tiyan ng mga tao. Anong gagawin niya? Hindi niya na-preach. Eh, matamis naman to eh. Hindi ko nalang sasabihin sa kanilang masakit sa tiyan. Hindi, minsan kailangan mong sabihin nyo para alam nila what to expect. Amen? So, ganun din tayo. Tapusin natin dito. Pag nag-preach tayo dyan, nag-soul winning tayo, huwag nating sugarcoat. No? No pun intended, di ba? Inang tawag natin yun, sugarcoat. Alam nyo may sugarcoat? Alam nyo yung nips? M&M. Kasi nasa loob nun, chocolate pa rin, masarap eh. So yung preaching daw kasi, yung Bible, minsan parang ano, ano bang mapait na ano? Ang palaya. Sino hindi kumakain ng palaya dito, mga bata? Bakit? Mapait, di ba? Pero malusog yun. Kailangan mo yun. Eh, paano pag ginawa ng nanay mo? Yung ang palaya, binalutan ng asukal, kakainin mo? Yan. Kaya kami, hindi namin ginagawa yun. Pag ang palaya, ang palaya. Para sanay yung tao na andito sila niloloko, di ba? Niloloko mo naman ako na, ikala ko M&M, yung pala, ang palaya. So, hindi natin niloloko. Alam mo, alam palaya yan, mapait yan, pero malusog yan. Kainin mo! Kaya dapat pinapakain kayo ng magulang nyo. Stephen, walang pinipili yan, ha? Next week, ang palataya. Ang palataya. Ang palataya. Ang palaya. Okay? So next week, Revelation 11 tayo, amen? Bira, tinanong natin yung 10, ha? Kasi prelude lang yung ano, eh. Parang ano lang yun. Yung 10. Okay, may question ba? Okay, this time, is of the choir. Pero, pray muna tayo, Lord. Maraming salamat sa Book of Revelation, chapter 9 and 10. Makita nawa, Panginoon namin, dito patawa, ito po'y totoo, mangyayari sa mga hindi ligtas, di pa sigurado na ligtas. Mga kaibigan namin, Panginoon, na sinesharan din namin, ayaw. O yung mga hindi pa namin sinesharan, hindi pa namin dinadala sa church, hindi pa namin dinadala sa Panginoon. We pray na kawaan niyo po, Lord, sila. Maging malakas ang loob din namin, mahalin namin sila to the point na will do the inconvenient thing minsan na sharean sila ng salita niyo po, Panginoon. Sila yung maligtas din. So, makita namin yung kaparusahan sa kanila ay napakatindi. Panginoon, nagawa magkaroon kami ng pag-ibig lamang para sa kanila. Sila po hindi umabot sa place na katulad ng impyerno tsaka ganitong judgment niyo, Panginoon. Awahan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng time as much as possible, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray.